So let's pray. Abba, Abino, Malkeinu, thank you so much for this set apart day of Sabbath that we are gathered here freely to study your words, your Torah, and to study the prophetic nature of your Torah so that we can understand what lies ahead of us from the point of view of the cyclical pattern of the Torah, to let us see the vision of what's coming and what's going to happen, so your people can be prepared, so your people can be delivered and act accordingly. So we thank you for this wonderful gift of grace and life and salvation through your Son, Yeshua Mashiach. Everybody say, Amen. 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 So yan po ang announcement. The Greater Exodus, the regathering of His people, yan po ang team. Messiah Hebraic Faith Movement Incorporated, April 17, 2 PM, Unity Fellowship sa Jabez Campsite, bukas. Magkikita natin yung mga kapatid natin, mga like-minded Torah Messianic believers. Okay, so we go to the main teaching. So I can say this is the principle of Greater Exodus chapter 2. Just like what I've said, ito po ay in-depth, no? In fact, it is a book written by Monte Judah, who is a pioneer in the Messianic movement. So I'm still halfway through the book, and I started putting insight also from one of the pioneers in the Messianic movement, the Hebraic Heritage Ministries. It's from Eddie Chamney. So if you want to study more about Hebraic, you can just go to YouTube and type Hebraic Heritage Ministries International. They have also an online yeshiva. So this is what you call Hebrew Roots Movement, mga Hebrew Roots. Yung kay Rabbi Shapira, Yitzhak Shapira, hindi po Hebrew Roots sila. It's called Messianic Judaism. Ibig sabihin, yun ang version. Ibig sabihin, mas naka-incline yun sa Judaism, sa mga traditions and ways of thinking and thoughts ng mga Judaism, which is something that I myself have not explored. Kumbaga, exploration kasi yung Torah, di ba? The Torah can be explored like a garden. Alam yung garden? Okay. Can I use it? Okay. Ito po yung tinatawag na pardes. Pardes. Itong Pardes, it stands for a silent A. It stands for Peshat, Remesh, Drash, Sod. Okay. The word Pardes means garden. So it means that it's a concept that if you want to explore the Word of God, it's like a garden that you are invited to enter. So what is Peshat? Peshat, the letter P, it stands for the literal meaning or the literal context, basic understanding of the words, Hebrew context, culture. So you can derive the plain meaning. So plain meaning. A simple meaning. So everybody should go to the garden using the first level of interpretation, which is the Peshat. Can you say Peshat? Okay, number two is Remesh. Remesh is what you call hinting. It's been pahiwatig. So you now connect words to another words. The law of the first mention, how the words is used in Genesis, how the word is used in Exodus, and how the words is used in Tanakh, in the prophets, and in the New Testament.
So here you're now examining in between the text. Literally, Ramesh means to hint to scriptures. Okay. Drash naman is you're now deriving message from the hint. You're trying to decode mga similar patterns, similar like a blueprint following So but in the rabbinic Judaism, drash is more than a pattern. It's more than a selection of scriptures comparing to other scriptures. Drash can mean stories that are, you know, given by rabbis, from another rabbi to another rabbi. So drash, can you say drash? Drash can also mean a rabbi's interpretation of the passage and can be compared to another rabbi's interpretation of the passage, or it can be a combination of the two rabbis. So if there's a third rabbi, what do you think? It's a combination of the two rabbis plus another rabbi. So that's how they work, though, in the Talmud, in the Mishnah. Okay, I myself have not explored this kind of method, but if I will pursue my degree in Messianic Judaism under Rabbi Shapira, maaaral namin lahat yan. So, wala pong mawala sa akin kung mag-aaral ako dahil may foundation naman ako. Ang mahirap lang dyan sa mga drash at mga rabbis, pag hindi ka solid yung foundation, pwede kang madala doon sa mga tradisyon lamang na hindi na pala nakasulat. No? Sinabi na ganito ay ganito ito. Sinabi ni Rabbi A na pinatunay ni Rabbi B at winitbisa ni Rabbi C ay ganito. Yeah. Alam mo bakit sila ganon? Kasi grabe yung respeto nila sa mga tao nag-aral ng Torah na pinasa-pasa ito sa mga henerasyon. Kaya nila nire-respeto yung sinabi ni ganito. So, pag ako'y tumanda na ng mga 70, 80, gagawin ko din yan. Narinig ko kay Rabbi Aikian eh. At pinatunayan ni Rabbi Alvin. Sinaksihan ni Rabbi Joji. Parang ganun yun. Biro lang po yun. Alam mo, ang alam kasi ng marami, do not call anybody rabbi. Actually po, iba ang context nun. Kung hindi pwedeng tawagin rabbi, kung yun ang literal meaning, eh dapat wala nang rabbi ngayon kahit isa. Eh ba't ang daming rabbi ng Messianic? Ang sinasabi ng Yeshua, nung panahon na bubuhay siya, walang ibang rabbi, ako lang. Sa akin lang kayo makinig, huwag kayo makinig sa Pariseo. Ako lang, nandito ako eh. Yung mga Christian kasi, huwag daw tawagin rabbi, kaya walang rabbi ngayon. Ganun kasi na yun. Out of context palagi, out of tune talaga yun. Okay, nakatatlo na tayo, no? Peshat, Ramesh, Drash. Yung sod level naman, ito yung meaning derived from Gematria, which is the numbering system in the Hebrew alphabet. And mga mystical meaning, mga medyo lumilipat-lipat na iba nito. Pero ang basihan yan, parang para sa akin, parang ganito lang yan eh. Yung Peshat, ito yung mathematics. Okay? Yung Ramesh, ito yung algebra. Yung Drash, ito yung trigonometry. Yung Sod, ito yung calculus, differential calculus. Malalim na to. Pero ang pundasyon nitong calculus is yung mathematics sa algebra. Paano ka magaling sa calculus eh hindi mo alam kung algebra? Di ba? Kaya sabi nila, sabi ng kwento ng isang rabbi, pwede kang pumasok sa hardin
ng salita ng Diyos. So, Moshe, pay attention. Kaya niya at least, oh. Oh, no, special mention talaga. Kitang-kita ko kasi kayo dito eh. Pwede kayo pumasok sa hardin ng salita ng Diyos using this method, the four interpretation method. Pero make sure you enter through the door of the Peshat. You can now enter the door to the Peshat and go to another door to explore the Word of God. Go to Remesh. And if you open the Remesh, you want to learn more, you go to Drash, you open the door to explore deeper meaning. And you can go as deep as you want in the Torah. You go to the Sod level. But make sure when you're in the Sod level, you can go back to the Peshat. Kaya sabi nung Rabbi, may isang tao nag-aral ng Torah, pumasok sa Peshat, lumalik siya sa Sod, hindi nakabalik sa Peshat, nasira ang ulo. Yan. Ibig sabihin, double check mo, check and balance. Sa Israel po, kung pupunta ka sa Israel, na-experience ko many times doon, pag pumunta ka sa mga public market, sa mga public mall, sa central bus station, ang dami namimigay ng mga leaflets. Alam mo ano yun? Mga kabala, mga mystical Torah. Mga kung ano-ano na, mga kombinasyon na ng horoscope, na may gematria, na may ganito, may mga tree of life din sila, na mga seven spirits, seven heavens. Sobrang lalim na noon, napunta siya talaga. Pero, alam mo, kahit ano naman yan, so marami din version ng Torah, no? Ang importante dyan, number one talaga, alam mo, wala nang higit pa rito. The fruit, you shall know them by their fruits. So, yun na po, as an introduction, no? So, what does Pardes means? What does Pardes means? Garden. Garden. A garden to the Word of God. That is not our lesson. That is just an introduction to the four levels of interpretation. Our lessons are principles of greater Exodus. Part 2 na po ito. The first Exodus was a dress rehearsal for a future greater Exodus. Series po ito. Maabot ito hanggang 10 series. Hindi lang. Mahaba po itong greater Exodus. Kasi i-decode natin yung mga pattern from the beginning until the book of Revelation. So ngayon po ay Feast of Unleavened Bread in the rabbinical calendar. Alam naman natin si Yeshua has fulfilled the three spring festivals. What are the three spring festivals? Passover. He died on Passover day. He was buried on the Feast of Unleavened Bread. On the third day, he rose again. He was resurrected in the Feast of the First Fruits. As the firstborn, as the first fruits among God's creation. And the Holy Spirit was given at Pentecost or at the Temple Mount 50 days after the Feast of First Fruits. So you count 50 days from the Feast of First Fruits, that's the Feast of Shavuot. Then the Fall Festival, Trumpets, Atonement, Tabernacles, ito yung tatlong festival. So pag nakita nyo, parang menorah, no? Sa menorah, tatlong spring festival. Sa gitna, yung pinakagitnang menorah, ito yung Summer Festival. Nag-iisa, Shavuot. Followed by three festival, Trumpets, Atonement, Tabernacle. Ito yung Fall Festival. So all in all, seven festival. Ayan po si Eddie Chamney. The spiritual application of the Feast of Passover. Okay. There are four principles. Last time, we explore the foundational teachings of what you call
prophecy, no? So that was uploaded in the internet last week. Ano yung pinaka basis ng prophecy? Lahat? Who is the greatest prophet in Israel? Moses. So Moses was talking to God in the spirit of prophecy face to face. So all prophecies begins with the Torah. Genesis is prophecy, Exodus is prophecy. So the Torah is not just a book of law, of ordinances, statutes, and judgment. More than that, Torah is also prophecy. No? Ang alam iba, this book of the law shall not depart from your mouth. Although nandun po sa Torah ang 613 commandments, pero ang mga kwento doon ay more than historical. In fact, one of the principles that was laid down, even Judaism is teaching that whatever happens to the fathers, to the patriarchs, those things also are going to be experienced by the children's children. So, I was meditating on that concept na mayroong sure pattern sa Torah. Promised land, yung tinatawag na exile from the presence of God, which is what you call exile, exit, exodus. Then Exodus, then ang goal is promised land, tapos merong tinatawag na bondage, tapos deliverance, tapos journey. So, kung ano daw yung nangyari noon, ay paulit-ulit lamang na nangyayari. Pwede akong Tagalog ngayon, medyo marami, wala si ano yun. Nahiyak kasi ako na katingin siya tapos puro Tagalog. Nahiyak naman ako sa kanya na magtagalog. So ngayon, okay, so kung ano ang nangyayari sa mga ninuno ay siyang mangyayari sa kanilang mga descendants. So example, di ba nagkaroon ng taggutom sa Canaan? Anong unang nangyari? Pumunta si Abraham sa Egypt. Di ba? So, sino ba si Abraham? Siya yung patriarch, siya yung ama ng mga Israelites. Di ba? So, kung ano nangyari kay Abraham, siyang nangyari din sa kanyang mga anak. Ano nangyari? Nagkaroon din ng taggutom sa panahon ni Joseph sa Canaan. At ano nangyari sa Israel? Pumunta sa Egypt. Nakita niya yung pattern? Paulit lang. Paulit-ulit lang. So, one of the greatest prophecy in the Torah is actually the seven pattern, the pattern of seven. Diba? 7 days of creation, the 6 days of preparation, 7 day of Shabbat. You count 7 times 7, Shavuot. You count 7 years, Shemitah. You count 7 times 7 years, Jubilee. Again, you go to number 1. Nakita mo yung pattern? Ito yung something na ginawa ni Joseph Dumont na wala pang ibang nakagawa. He's very controversial. He's even trying to tell the Orthodox Jew na this is the right calendar. Because the Orthodox Jew, do not celebrate or believe in celebrating in the Shemitah. Biro mo? And the reason why Israel was kicked out of the land is because they don't obey the sabbatical year of the land. So how important is the sabbatical year of the land to Adonai? Very important. And yet, why are the Orthodox Jew, or I could say 99% of all Messianic Torah believers in the world does not even know when is the sabbatical year? Or if they know,
they follow rabbinical calendar, which is this year, they don't celebrate it. The reason is that is only good for the land of Israel. Sa land lang yan eh. So, sabi ni Joseph Dubon, eh, hindi lang yan para sa land, para sa buong mundo yan, parang Sabat yan eh. The Sabbath is to the land, ba ang Israel lang ba ang may karapatan mag-Sabbath? Alam mo, sagot ng mga Orthodox Jews, yes. Kami lang talaga ang tinawag para mag-Sabbath. Ang Gentiles, they don't have to keep Sabbath. Mga kapatid, alam mo, I hate to hear that lie. I hate. Pag narinig ko yung ganun turo, parang gumukulo yung ano ko, yung dugo ko. Sabi, how could you teach such a thing? Na kayo lang maka-enjoy sa presence ng Diyos? Paano kami? Paano kung walang Sabbath? Ito na nga lang yung pinaka-spiritual na araw natin, di ba? Alisin mo itong Sabbath, mga kapatid. Wala na tayong direksyon. Wala na. This is what's keeping God's people. In fact, the Sabbath is what you call the sign of the marriage covenant. Ito yung marriage ring. Ito yung sign na you are married to Adonai. Ibig sabihin, meron kang time to Adonai every week. Kasi, kung hindi ka bigyan ng time, hindi ka magkakaroon ng time. Di ba walang katapusan ng trabaho? Di ba walang katapusan yung gawain sa mundo? Di ba? Walang katapusan yung in-improve natin ng buhay natin. Gawa dito, gawa doon, business dito, business doon, yung ganito. Walang katapusan, di ba? Kung walang Sabat, hindi ka talaga titigil eh. In fact, Sabat na nga lang, gumagawa ka pa rin, pinipili mo pa rin habulin, di ba? Kasi kaya kung wala lang Sabat, wala lang set apart day. So tandaan niya yan, one of the greatest prophecies in the Torah is the seventh-day cycle, which is equivalent to the seventh year, the weekly Sabbath, the sabbatical years of the land, the jubilee cycle of the land, and tuloy-tuloy yun, yung flow ng calendar, no? At one day is like 1,000 years unto Adonai. In fact, if you look carefully sa menorah, okay, sa menorah, Yeshua came exactly on the 4,000 years from the first Adam. Exactly. Yeshua came exactly from the 4,000 years from the creation of Adam. And exactly he was away, will be away for 2,000 years. After 2 days, he will come back after Ibn. On the third day, he will come back. Even at the beginning of the millennial kingdom, he shall return to establish the, what? They call this in the Judaism, Yom Shekolo Shabbat. The time is that all Shabbat. Even the millennial kingdom actually is a 1,000-year Shabbat for God's people. Pahinga mo na yun. Ibig sabihin, yun na yung kapayapaan na hinihintay mo sa buhay mo na wala nang kasing tulad pa. Yun po yung reward natin. Pero mo, 1,000 years na Shabbat. Kaya itong Shabbat na yun, alam mo kung ano to? Patikim pa lamang ito. This is a foretaste of the future Shabbat. Ngayon, inalis ng Kristiyano yung Sabat. So, ano nangyari? Di puro tradisyon. Inalis ng Kristiyano yung katotohanan, yung fourth commandment. E di, wala na siyang kalendaryo. Ah, may kalendaryo sila. Ayun, ang Grenmudal. Di kalendaryo ng Gregorian kalendar. Di kalendaryo ng Katoliko. Oh. Nasaan na yung mga born again ngayon? Wala. O, hindi ligaw, wala nang blueprint eh. Kaya mga kapatid,
Ako ngayon, hindi na ako tumitingin kahit kaninong mga teologya na ano. Dahil alam ko na yung katotohanan, kumbaga, nasa ating kamay na, paano natin to gagawin at paninindigan. Huwag na tayong umasa kahit kanino man. Dahil karamihan sa mga Kristiyano, wala ko silang pakialam sa katotohanan. Basta may simbahan sila, may church sila, may reliyon sila, okay na sila. At alam naman natin, kumbaga, kung sanay ka na makinig sa aral ng Torah, pag nakinig ka ng mga sermon ng ibang mga pastor, eh parang ito ay lugaw na lang. Lugaw na nga lang, walang pasarigado. Walang ano, ano ba yung dilaw? Luyang dilaw. Masarap yung ginawa ni Sister Anapin. Luyang dilaw nung nagaraan. So the Passover prophecy is more than historical, no? The Egyptian redemption history, the Passover is historical, pero behind the stories, ito tanda nyo, are prophecies. The events which happened to the patriarchs are prophecies of what will happen to their descendants. The Egyptian redemption teaches about the Yeshua, the Messiah. The Egyptian redemption teaches us about our personal redemption in Yeshua. So therefore, the Passover is being fulfilled in Yeshua. So, naintindihan to ng mga Kristiyano. Hindi na-fulfill na ni Jesus yan. Okay. So, ang ibig bang sabihin, fulfill, kalimutan mo na? Porke ba na-fulfill, kalimutan mo na? Di ba? Balik na ako. I come not to abolish the law and the prophets. I come not to abolish, but to... So the Messiah is pro-Torah actually. Ano ba yung sabihin ng fulfill? Balik na rin nyo na yung salitang fulfill. Fill? Full. To fill it to the fullness. Dumating siya para... Ano ba yung fill sa Tagalog? Pupunuin niya pa ng mas lalong kompletong kahulugan. So dumating siya para hindi alisin ang Torah, kundi lalo niya pa pupunuin, lalo niya pa tutuparin. Hindi pa bali maliwanag yan? Kasi ganito ang sagot ng Christian, no? Jesus fulfilled the law so that we don't have to. Ha? Alam mo, ang mga kanyang sagot, ang tingin ko niya sa mga yan, bobo. Parang sa akin, parang kabubuhan naman yung paliwanag mo. Hindi, totoo yan kasi sinasabi ng mga pastor ngayon, huwag ka na mag-aral ng Torah. Parang sinasabi niya, gusto maging bobo? Huwag ka mag-aral ng Torah. Because Torah is the embodiment of the knowledge of God. My people are destroyed for lack of knowledge for they rejected the law. Kaya mga kapatid, ako naaawa, na nagagalit, naiinis, mixed feelings kasi para bang nakakaawa, no? Sad but true. Alam mo, si Joseph Dumont nag-message sa akin ngayon lang. Sabi niya, nadi-discourage ako. Sabi ko, bakit naman? Sa dami-dami nang naturuan ko ng sighted moon, Abib, Pilipinas lang talaga marunong sumunod. Ang Pilipinas lang talaga, kayo lang marunong nakakaintindi. Yung iba, medyo pagganong-ganong pa kami. Ay sabi ko, huwag ka ma-discourage because the Philippines is the fertile land of the islands of the sea. Eh, nandito yung ano eh, mga, ano yun? Pilipino. Ay, pili. Pili na Pino pa. Lupang hinira. The promised land. Makita mo? May future ang Philippines. Sino yung boto natin? Bahala na kayo. Hindi ka pasok.
Wala akong iboboto. Okay, kung gusto nyo, gusto, actually, pagdating sa politics, yan po ay your own right, no? Kahit asawa ko, hindi pwede sabihin eh. Kasi asawa ko, Ilocano. Siyempre, siguro rin sino iboboto niya. Ay, natural. Ilocano kami. Party list. Ilocano talaga yan. Loyal yan. Ngayon, ako, sino iboboto ko? Hindi naman ako Ilocano. Si Manny Pacquiao iboto ko. Kasi, Bible believer yun eh. Kahit hindi siya manalo, ibuboto ko pa rin siya. Kasi naniniwala ako na darating ang panahon, eh magiging mature din siya at baka kaya niya na maging presidente. Darating ang panahon, hindi natin alam. Kasi si King David, naging presidente ng Israel, di ba? Wala naman siya, hindi naman siya nag-aral ng pagiging abogado eh. Anong inaral ni David? Turang inaral ni David. So, simpleng shepherd boy, naging hari ng Israel, naging presidente ng Israel. Kasi yung karunungan niya galing sa Diyos. So, yun po. Nasa inyo po kung sino ang iboto niyo. Pero, just the same, we have a vision na in 2026 election, we're going to apply for a batas ng Diyos party list. So I'm contemplating on studying law. Law, pagiging abogado, starting 2024. I could, kung ako po'y lobbying, pag-aaral po ako ng pagiging abogado. Para naman masabing, alam natin yung ating ginagawa. Diba, nandun pa sa Congress, di ba? Tapos, so yun, yun yung mga project para sa bayan natin, sa Panginoon. Kasi po ang Torah, governance ang Torah eh. Ang Torah hindi naman siya pang church lang eh. Di ba? Ang Torah pang malalim ang Torah, pang congregation, pang gobyerno, pang palit, nandiyan na lang. Para sa bayan, nandiyan na lang. Hindi po siya reliyon lang ng isang grupo kung naintindihan niyo. Okay, but since today is a feast of Passover and Unleavened Bread, we might as well understand what does Passover means. What is the spiritual context and the literal context of Passover? Okay, Passover, the word is Pesach, is the festival of freedom. Diba? Deliverance, freedom. Freedom from spiritual bondage. Sin, principle, sin causes bondage. Whosoever committed sin transgressed also the law. For sin is the transgression of the law. Verily, verily, I say unto you, whoever committed sin is the servant of sin. Hindi ko makalimutan noong 1990s. Dito ako sa nakatira sa Guadalupe noon eh. Binata para ako. Tuwing dadaan ako sa EDSA, meron diyang kumbento ng Katoliko, di ba? Sa Guadalupe. Meron na, buhay pa si Cardinal Sin doon eh. The greatest sin of all, Jaime Cardinal Sin. Sabi ko, paano naging greatest sin si Jaime Cardinal Sin? Actually, sin, how do you know that it is a sin? Because it is a violation of the... How do you know na nagkasala ka sa traffic? Ano yung violation mo? Eh, beating the red light. Yun ang violation mo. Nagkasala ka, kaya humihinga ng biyaya doon sa traffic enforcer. Kaya sabi nila, kahit ano mo sa traffic enforcer, huwag kang magyabang. Kasi titikitan ka niya. Bakit? Ang nasa isip nun, may porsyento kasi siya doon. Kung hindi ka magpakumbaba, wala kang magawa. Kung titikitan ka, di ba? Because they are law enforcer.
Nagkasala ka na ano eh, ng traffic law eh. Di ba? Sino dito nakaranas? Pumasok ka sa one way. Sino dito nakaranas? Pumasok sa one way at nahuli. Malaking violation yan. Dito sa Ortigas, may dito sa Barbulla Vargas, tsaka San Miguel Avenue, meron dyan na bagong karsada papunta sa Tektite, na kung di papasok ka, galing ka dito sa Julia Vargas, galing kahit ka, akala mo, ano siya, U-turn. Yung pala, ano? Mula doon sa harap, hindi pala sa U-turn, kundi bago pa, parang ginawa nilang detour ng ano. So, dahil sa tagal kong hindi pumunta sa Ortigas, dumaan ako. Ang daming sumunod sa akin. Nako, nandun na yung Porsche. Parang, tsagay siya, oh. Hey. Sabi ko, mukhang may naramdaman akong ano, kakaiba rito. Bakit siya? Kita mo, ano yan eh. Sabi ko, sinabi ko yung totoo, ang tagal ko kasi hindi dumaan dito. Eh, nung araw, ano yan eh, kaliwaan yan. Yung pala ngayon, yung galing sa harap, doon din diretsyo, dati kaliwaan. So, kung sabihin ko doon, I'm no longer under the law. Eh, yung laki ng violation noon, baka 2,000 yun, 3,000 na fine yun. At limang motor sumunod sa akin, kamot na ng ulo. Ba't ka nang tumat? Sumunod lang sa kanya eh. Nako, nilabas ko na yung aking magic ID. Pastor Kamkrabi. Ish! Ano ka pala sir? Pastor ka pala ng pulis? Eh, mga ganyan kasi, may privilege yan. Basta mga violation-violation yan. Talagang pinagbibigyan niya. Ngayon, ang problema niya ngayon, ang dami sumunod sa iyo eh, pastor. So, dahil pinatawad ako, pinatawad na rin yung sumunod sa akin. Ngayon, kung hindi ako walang ID, sa palagay mo, ano mangyari dun sa lima? Ay, sigurado yun, tuwang-tuwa sila doon. May porsyento sila doon eh. Wala silang magawa doon. Kung ordinaryo na tao, ako talagang titigitan ka doon. Ngayon, pinatawad ako sa biyahe ng Diyos. Kung dadaan ulit ako next week, yun pa rin ang ginawa ko. Pastor, ikaw na naman. Minsan may suplado na enforcer. Pinakita ko yung ID. Pastor, dapat sumusunod ka sa batas. Pinagsinisir mo na ako. Sige na, patawad na lang. Kaysa naman ako yung maabala pa. So, what is sin? Violation of the law. How do you know na yan ay kasalanan? Sabi ni Paul, that through the knowledge of the law, you know what sin is. So kung hindi mo alam ang law, hindi mo alam kung nagkasala ka. See? Kaya importante na alam mo ang law para alam mo kung saan ka nagkamali. Di ba may kanta yan? Saan ako nagkamali? Sa tono ka nagkamali? Alam mo itong sapa, ito yung sapa, di ba? Yun yung boundary ng mga lupa dito, sapa, di ba? Ito may kapayapaan itong lugar dito eh. Sa kabilang sapa, walang kapayapaan. Ang iingay, puro pityoke, araw at gabi. Di ba? Sabi ko, dito yung lupang iniirang. Ito, ano na, wilderness na pala ito. Di ba? Yes, kagang taas ako ng kamay kanina, pinag-pray ko yung mga tao dyan. Panginoon, walang kapayapaan mga paligid ko rito. Pwede ba iligtas ko na lahat dyan? Kung makiusap ka mula ko sa iyo, minsan na lang, iligtas ko na lahat dyan. Kasi ang plano natin dyan, gawing mikbehan, baptism. Kasi may tubig dyan eh. May project kami, maghuhukay na si Arar dyan na sa mga balon. Balon lang naman, tubig ba, maghanap ng tubig. Tubig na buhay.
So, Egypt is a place of bondage or slavery. Slavery to Pharaoh, slavery to sin. Exodus 2:23. And it came to pass in the process of time that the king of Egypt died, and the children of Israel sighed by reason of the bondage, and they cried, and their cry came up unto God by reason of their slavery. So, and God heard their groaning, and God remembered his covenant with Abraham, Isaac, and Jacob. And I have also heard the groaning of the children of Israel, whom the Egyptian keeps in bondage, and I have remembered my covenant. So I'm principal dito. At mangyari, sa tagal ng panahon, ay ang Israel ay naging alipin sa Egypto. Ngunit sabi rito, naalala ng Diyos ang kanilang pag-iyak or ano ba yung groaning? Nakinig ng Diyos, nakinig ang Diyos sa kanilang mga hinaing at naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob. Dito pa lang mga kapatid, sa intindi ko ngayon, may prophecy na nanaganap. Naalala nyo, di ba sabi dito? Naalala ng Diyos ang kanyang tipan kay nagsimula kay Abraham, pinasa kay Isaac, sinalo ni ako. Okay, no? Parang basketball, ano? So, naalala ng Diyos. So, ang Diyos, hindi nakakalimot. Ang tao lang pala yung marupok, kahit daling lumimot. Ang Diyos naalala niya. In fact, sa araw ng tipanan kay Abraham, sa Genesis 17, sinabi ng Diyos, ibibigay ko sa iyong mga anak ang lupang pinangako. Di ba? Ibig sabihin, yung pangarap, pangarap ko para sa iyo, para sa iyong anak, para sa iyong apo, para sa iyong mga ninuno, para sa iyong mga lahi, ay magkakaroon kayo ng lupang hinirang, matatawag niyong banal na lupa. At ako'y maging Diyos ninyo. So therefore, in Genesis, in Galatians chapter 3, verse 13, ito po yung nakasabi. Ang Ebanghelyo ay, Galatians chapter 3, verse 8. Ang Ebanghelyo, Gospel, was preached to Abraham beforehand. So what was the Gospel that was preached to Abraham, what was the good news? What's so good about the good news? Kingdom. Kingdom. What's so good about the kingdom? It's the king. The message of the king. What was the message of the king? Kasi good news means the good news from the king. Di ba? Kaya pag sinabi ni Yeshua, the kingdom of God is at hand, sabihin, narito na ang mabuting balita na galing sa hari. Ano yung mabuting balita? Ang mabuting balita po, nagsimula doon kay Abraham, Galatians 3:8. Ano yung mabuting balita? In you, all the families of the earth will be blessed. By your faith, ibig sabihin, dahil sa pagsunod mo, Abraham, na wala kang hindi ibinigay sa akin, pati yung buktong na anak na hiningin ko, ibibigay mo. Nasubukan ko na yung faith mo, matibay ang faith mo. Lahat ng pangako ko, gagawin ko. Biro mo, isang tao lang yung pangako. Yung sinasabi nila, one man can make a difference. One man! So, huwag nyo i-understimate ang power of one. You can make a difference. Alam mo, I'm a person with low self-esteem. Ay, probinsyano din ako. Hindi ako nag-aral sa prestigyosong universidad.
Di ba? Kasi sa Maynila, pag nag-apply ka ng trabaho sa Makati, pag ang yung, ang kalabat mo sa pag-apply ay De La Salle University, Ateneo de Manila, wala ka na posisyon makuha dyan. Di ba? Or, alam mo, no wonder mo ako din. Alam mo, talking about Exodus, there are 3 million Filipinos that exit from the Philippines to look for a promised land abroad. It's Exodus. Maraming Pilipino nag-Exodus, di ba? Looking for a greener pasture. Just like Israel. There are 6 million Jews in America alone. What do you think will happen in the end? After Exodus, ano mangyari? Return. Return to your own homeland. So what do you think of the Filipinos who exit from the Philippines, who leave their families in the Philippines, in the, you know, in the pretext na to help them financially? Babalik din yan. Diba? Kaya this Exodus theme, kapatid, is to me ngayon, ito yung palagi kong minimeditate. Concept, Exodus. 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 Karamihan sa atin, nag-Exodus tayo. Di ba, nag-Exodus din tayo sa ating mga kanya-kanyang mga Egypt natin. Di ba? So, what does Egypt represent? Egypt is a type of the world system. The word Egypt is what you call in Hebrew, Mitzrayim. I was surprised by the definition of Rabbi Shapira in his book, Ripka Remnant. Sabi niya, the word Egypt is in Hebrew, Mitzrayim. Egypt can actually means wilderness. Sabi niya, in Hebrew, it's the same. The concept of Egypt is also wilderness. Ibig sabihin, mga lugar ng pagsubok, mga lugar ng pagre-rebelde, mga lugar ng pag-aalipin. Kaya mga kapatid, as much as Egypt is one of the world's superpower before in the ancient times, the story of the Exodus and Egypt is not just a historical story. Gaya na sinabi ko, ano, what is Torah? Letter P. Recurring prophecy. Prophecy po yan. So the concept of Egypt is ang makamundong sanlibutan. So, ano yung pag sinabing makamundong sanlibutan? Rebellion, slavery, kasalanan. Yan. Isaiah chapter 30 verse 1, Isaiah chapter 30 verse 2 verse 3. Isaiah 31 verse 1, Isaiah 31 verse 3. Now the Egyptians are men and not God, and their horses flesh and not spirit. Woe to them that go down to Egypt for help. They look not unto the Holy One of Israel, neither seek Yahweh. See? Trusting in Pharaoh represents serving the God of this world. So Pharaoh, sa Tagalog, paron eh. Paro, can you say paro? Paro. Paro, paro, bukit. Bukit, paro. Ano yung usong-uso sa TikTok ngayon? Ano? Kwenta-kwenta. Mga Pinoy, ay nakaliw nila yung sarili nila eh. Alam mo, sabi nga ng isang vlogger sa akin, si Nathan, sabi niya, nag-aral siya ng vlogging, paano mag-vlogging para magkaroon ng YouTube channel, alam mo? Sabi niya, Pastor Ike, mga vlogging na maraming nanonood, yung mga walang kwenta-kwentang vlog, yun ang gustong-gustong panoorin ng tao. Nakita mo yung mentality ng tao?
Ganun ang tao. Egypt. Gusto sa Egypt. Gusto nila doon sa mundo na wala namang, you know, may kaligayaan, pero hindi yan ang tunay na kaligayaan. So, paro, in Hebrew, ay hindi po siya ibon. Pa-ra, faro. Pi means mouth. Ra means evil. Evil mouth. Blaspheming mouth. Yan ang ibig sabihin ng paro sa Hebrew. Bad breath. Ibig sabihin, ang lumalabas sa kanyang bibig ay evil. Pag tinignan mo sa Book of Revelation, ang lumalabas sa Antichrist ay blasphemies to the Holy One. Minumura niya ang Diyos. Palamura. Yan ay ibig sabihin ng paro, evil mouth. Pa, fairo, fae from the word fae means mouth, ra means evil, di ba? Anong opposite ng ra? Tobe. Dapat patobe. Good mouth. So what does Pharaoh represents in Torah prophecy? It represents the gods of this world, Satan. Satan is equivalent to Pharaoh, spiritual meaning. Jeremiah 46:25, and Adonai Tsebaot, Yahweh Tsebaot, the God of Israel, said, "Behold, I will punish the multitude of Pharaoh and Egypt with their gods and their kings, even Pharaoh, all of them that trust in him." Sabi ni Adonai, kaaway ng Diyos, Pharaoh. Alam mo, hindi mabuong pelikula pag walang kontrabida, di ba? Di ba? Sino yung mga kontrabida? Paquito Diaz. Ano ba? Max Alvarado. Sino ba? Well, hindi mga buong piling ko lang pag wala kontrabida, di ba? Kaya nga, di ba yung nakakasin sinasabi? The Bible prophecy is repetition lang of the ancient history, but the scripts are the same, repeating din, nagbago lang yung mga actor and actresses. Alam mo ba tayo yun, yung mga actor and actresses? Ibig sabihin, we are playing the script again. We are just playing what happened before. So dapat, alam mo yung script mo. Ibig sabihin, alam mo yung role mo. Alam natin yung role ko. What's my role? Alam mo? Alam mo yung destino dito, yung tinuruan ng desiderata. God placidly in the midst of haste. And there is more, yung silence, yung mga tinuro sa amin ng literature. Do not compare yourself to other. Yes. Ibig sabihin, if you compare yourself to other, you will be confused. Dapat alam mo yung role mo. Ilagay mo sa tamang role mo. So in my case, mga kapatid, alam ko yung role ko. Ano yung prayer ko? Kaninang umaga, pag-gising ko, prayer ko. Ngayon yung ilaw ng prayer ko. Lumood ako. Sabi yung Panginoon, ito yung pinapagawa ko sa akin. To proclaim the Torah, to teach the Torah, and bring more people to the Torah. Let's do it. Gawin natin. Ano ba yung isang prayer ko? Bigyan mo ako ng karunungan para magawa ko yan. Bigyan mo ako ng karunungan para mangyari yan. At bigyan mo ako ng karunungan na mananatili yan.
wisdom in leading. Yun ang kailangan. Yun ang prayer. Kasi, alam ko, yun na yung buhay ko. Yun ang role ko. I cannot be somebody else. Di ba? I cannot be a traditional pastor who goes to church and preaches. Hindi ako yun. I cannot compare myself to anybody. Sabihin, ano yung sinabi ng Desiderata? Hindi nyo alam Desiderata? You're a child of the universe. No one is like you. You are unique. Ibig sabihin, you are totally unique. Mga kapatid, sabihin nyo nga sa tagpin nyo, you are unique. Out of the 9 billion people on this planet, no one is like you. Alam mo, kahit yung kambal na tao, hindi pareho ang kanilang palad. Magkaiba pa rin sila. Huwag niyo sabihin, wala akong ano eh, wala akong plano sa buhay. Eh, hindi po. Wala kang plano, if you fail to plan, you plan to fail. Dapat may plano ha. Ano ba ang tamang plano? Sino dito nagpa-plano ng buhay niya? This is a catchy question. Sino dito nagpa-plano? Lahat po tayo nagpa-plano. Di ba? Yung iba sa inyo, nagpa-plano ng negosyo, kumita, mag-sideline, paano magluto, plano lahat yan eh, mag-construction. Plano lahat yan eh. Yan ang individual na plano. Pero, ang Diyos, meron tinatawag na major plan. Meron na siyang plano para sa, yung meron na siyang blueprint. Ano yung blueprint na yan? Yung Torah. May sarili kang buhay, pero yung plano niya, yung blueprint niya, yun pa rin ang dapat mong daanan para maging buo yung plano mo. Ibig sabihin, hanapin mo yung sarili mo sa blueprint ng Diyos. Kasi kung walang blueprint, alam mo, bigyan example, ito yung pag-blueprint kasi ito, bumili ako ng chainsaw. Pagbili ko ng chainsaw, may kasamang blueprint. Di ba? Pag tingnan mo, madali naman mag-operate ng chainsaw. Lagyan mo ng langis, lagyan mo ng gasolina, paandarin mo, linisin mo yung ngipin niya, putulin mo yun, oh. Kahoy, yun ang purpose ng chainsaw, di ba? Ngayon, matagal kami hindi gumamit ng chainsaw. Nakita niyo yung mga tao na putol? So, tagal namin hindi gumamit ng chainsaw, hindi na namin alam yung timpla ng gasolina at saka yung duty. Sabi ko, ano yung timpla? Tinanong ko yung operator, ano yung timpla? Hindi sumagot. Dalawang kutsara lang. Hindi ako kontento sa ganong sagot eh. Dalawang kutsara. Tapos yung langis naman, sabi ng operator, alagyan mo lang ng lumang langis. Sasakyan ko kaya alagyan mo ng lumang langis. Ano mangyari? Dapat bagong langis. Kuha ko langis ng kotse, nilagyan ko. Ngayon, bilang nakakaalam din ng konti, naintindi, sabi ko, nasaan yung blueprint? Nasaan yung manual? Inahanap ko ngayon ang manual ng chainsaw para makasiguro ako doon sa technical description na ginawa ng manufacturer para ma-function talaga ng maayos yung aking paggamit sa chainsaw. Para yung aking chainsaw ay hahaba ang buhay. Magagamit ko ng matagal, ng pangmatagalan, na maayos na maintenance. Nakita niyo yung concept? It looks very simple. Life can be very, very simple as what you think. But it could be complex. And yet, nandito sa Bible, nandito sa Torah, ang blueprint ng Diyos. Gawin, paano mo ma-maximize ang buhay mo? Yun yung purpose ng Torah. Eh. Bakit pa nag-aaral tayo nito? Bakit pinag-aaralan din Egypt? Pero, Passover. Eh, samantalang niligtas na naman tayo ni Jesus. Ligtas ka na eh. Ba't mo pag-aralin yan? Alam mo ba ang sagot? Ang aral ko yung blueprint eh.
Kasi yung communion na ginagawa ng Kristiyano tuwing Linggo, kumakain ng tinapay na may konting grapes, hindi naman yun ang context ng communion eh. Wala namang sinabing Holy Communion yun eh. Ang sinabi nung, this is the Lord's Passover. It's more than a communion. Ang isip sabihin, ang context ng communion is alalahanin mo yung Egypt. Alalahanin mo yung nangyari noon sa mga ninuno mo. It's actually one of the commandments in the Passover. To teach your children what happened in Exodus. Ibig sabihin, never forget where you came from. Don't forget where you came from. And plus, sinabi ni Jose Rizal to, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makarating sa Panginoon. Of course, Yeshua is the Lamb of God who takes away the sins of the world. Okay, for the record, bakit tayo nag-aaral nito? Ano yung sagot? Para malaman mo yung blueprint. Para makasiguro ka, ito pala yun. Ito pala yung nilatag ng Diyos na, yan eh, susundin ko para nasa direksyon ng buhay ko. Di ba? So, bakit binigay ang Sabat? Bakit ka nagtitipon ng Sabat? Para makasiguro, alam mo, ang daming patotoo, mga kapatid. Kasi Sister Diane, no? Na bumisita sa akin ngayon, from sa atin ngayon, from Dumaguete pa, wala na daw requirement sa aeroplano. No vaccination card. Sana, no ticket na rin para wala nang problema. Para matupad na yung prophecy, magliparan yung mga tao. Sa Boracay daw, mga ganyan lugar ngayon, tourist spot. Kaya pala dito, maraming mga European na nagmumutur. Dito ang puputik, parang mga papel lang ano. So, alam natin, kasi po, gusto natin makatiyak na naintindihan natin. In fact, in short, bakit ilang buwan nyo nang naririnig yung teaching ng yung lingkod dito na Exodus, greater Exodus, greater Exodus, greater Exodus. Ano bang gusto kong mensaheng ipahiwatig sa lahat? Alam nyo? Magkakaroon ng great Exodus. Kung nangyari noon, it will just repetition of historical. There is going to be a great Exodus in the end times of God's people. When God will judge Egypt, He will judge the world system, He will take care of His people from the tribulation. And everything needs preparation. If you are keeping Torah, you know that it takes preparation to keep the Sabbath, di ba? If you are a woman in the house, you know what it means to prepare. Everything needs preparation. If you want to keep the Erev Shabbat, mamalengke ka beforehand. Days before or even days before Shabbat, nagplaplano na yung mga nanay, the woman in the house, na anong lutuin ko, paano ko to i-serve, sino yung imbitahin ko. Di ba? Kasi ito yung karangal ang joy natin tuwing Erev Shabbat. Ano yung lulutuin ko? Mga nanay, dapat marunong kayo magluto. Kahit function nyo yan. Huwag nyong asahan kami magluto dyan. Pag kami magluto niyan, prito palagi ang kakain natin. So, konting sermon lang po, trabaho lang po. Yung po ang gustong paiwanag ay inaalam natin yung detalye ngayon. Kasi, kumpirmado na, lahat pala nangyari noon, mangyayari lang ulit. There's nothing new under the sun, nga sabi. Ano yung nangyari? Nangyayari at mangyayari lang din ulit. Okay, Exodus, the blood of the lamb who put on the doorpost. Exodus 12:13, and the blood shall be for you a token upon the houses where you are. When I see the blood, I will pass over you, and the plague shall not be upon you to destroy you when I smite the land of Egypt.
Ano yung four cups of Passover? The cup of sanctification, the cup of restoration, the cup of restoration, the cup of deliverance. God will accomplish His promises to His people. I-deliver niya muna, i-sanctify niya, i-redeem niya, then He will take, restore you back to Him. Ibig sabihin, in perfect union, in perfect covenant. It will be a process. Process yan. Kaya pag, every time you celebrate the Passover, alahanin mo, yung four cups na yon ay the four promises of Yahweh Elohim. And just like in the previous teaching, may na-discover ako doon, the four hallelujah in the book of Revelation, that is similar in context with the four cups of sanctification, deliverance, redemption, and restoration. So, Passover, the foundation of Passover is to put the blood of the lamb on the doorpost of the house. Okay. Alam niyo, tingnan niyo yung litrato, no? Alam niyo yung doorpost? Hamba? Anong letra sa Hebrew ang hamba? Chet. Kayim. Buhay. Ako ang daan, katotohanan, at buhay. Ipahid niyo ang dugo sa hambanan ng iyong mga bahay at ako'y mag-passover sa inyo at walang sinuman sa loob ng bahay ang mapapahamak. Dahil, sabi niya, I will smite the land of Egypt. Actually, this is prophecy. This is a picture of God judging the world in the end times. And those that does not have the blood of the Lamb will be judged. Believers in the Messiah are His house. Hebrews chapter 3, verse 6. For Christ, as a son over His own house, whose house are we, if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. You also are lively stones, are built up a spiritual house, a holy priesthood to offer up spiritual sacrifices acceptable by Yeshua HaMashiach. So anong simbolo ng bahay? Sino ang bahay ng Diyos? According to Hebrews chapter 6, 1 Peter 2, 5, we are the spiritual house. So if we are the spiritual house, sabi ng Diyos, accept Yeshua in the doorpost of your house, with your heart, so that He can dwell with you. He can wash you by His blood. Oh, that's the fulfillment. The doorpost is a circumcised heart. Circumcise therefore the foreskin of your heart and be no more stiff-necked. Philippians 3:3, for we are the circumcision which worship God in the Spirit. The blood of Yeshua redeems us from sin. Ephesians 1:3, blessed be the God of the Father of our Adonai Yeshua Mashiach, who had blessed us with all spiritual blessing in heavenly places in Christ. Alam mo, paborito ng mga pastor to verse. Paborito, paborito ng mga pastor ito. Hello, nandiyan po ba kayo? Kulang yata yung sa kape. Lights on, brother. Pag-alasing po na, lights. Oh, no, dumayan yun po. Para ilaw dito, tsaka doon, para hindi antok eh. Let there be light. Sabi rin o, si Jesus Christ daw, Adonai Jesus Christ, who had blessed us with all spiritual blessings in heavenly places. Nasaan yung blessing? Spiritual blessing. Nasaan? Heavenly places. Ayan, sa heaven pala. Nandun sa heaven. Forget about anything else.
Nandun tayo sa langit. Heavenly meditation. Alam mo mga kapatid, totoo naman yan eh. May blessing naman sa heaven kasi nandun si Jesus Christ ngayon. Nandun kasi siya ngayon. Sabi, no one is ascended into heaven except the Son of Man. Nandun siya ngayon, nag-intercede sa templo ng Diyos. Wala pong problema doon. Pero nang ako siya babalik, hindi para ikaw pumunta doon. Yun yung mali doon. Jesus, pwede ba dyan na lang ako kasi nandiyan ko naman. Eh, may panahon naman ang pagbalik ng Diyos. Hindi man pwede i-advance. O gusto mo, mag-pray ka, kunin ka na ni Lord. Gusto mo na mga pupunta sa heaven eh. Kasi ang Kristiyano kasi, they want to be spiritual. Kumbaga, heavenly things daw, you think about heavenly things. They sound very spiritual, mga kapatid. Pero actually, that is a sort of parang kulang na spirituality. Kasi bakit? Ini-spiritual mo na lang lahat ng blessing eh. Question. Lahat ng blessing ba spiritual lang? O may physical at material? Ha? Pwede bang walang blessing tapos wala kang pera? Pwede ba yun? As brother, pray natin. Di ba? Hindi kulang, di ba? There has to be a spiritual manifestation of the spiritual. Kaya hindi pwede spiritual lang. That's my point. Example lang yun. Kaya, it's a false spirituality. False. Parang false humility ba? Parang peke. Peke na spiritual na para bang very spiritual ka, pero nakalimutan mo na na behind the spiritual is actually physical and material. Ganito lang yan eh. Meron kang katawan, meron kang spirito. Yung spirito mo, nandiyan ang Diyos. So bless ka, bless ka palagi, di ba? May shalom ka, may peace of mind ka. Pero meron kang physical needs. Kailangan mong bumili ng bigas. Kailangan mong bumili ng ulam. Kailangan mong mag-stock ng mga dilata. The truth is, gusto mo maging spiritual? Ito para, alam mo, pag ako nagsalita ng ganito, recorded kasi ito, this is my legacy for the future generation. Ngayon, hindi pa ito pinapansin yung mga ganitong araw natin, paliwanag natin. Darating ang panahon, next year, 5 years, 10 years, 20 years from now, people are going to be blessed by this knowledge na na-acquire natin. Ay, sila, ito ko yung nagtuturo ng kompleto. Sa ngayon, I was surprised that I have 650 subscribers in YouTube. Pero sabi ko, nasaan ang mga ito? They're still in the wilderness. Ibig sabihin, 650 yung nag-like. Nag-like, subscribe, like. Pero, nasaan ang mga ito? Yan, tanong ko, sagot. Nagustuhan lang, pero, maaari, balikan ko ulit. Pakinggan ko ulit, di ba? Tingnan mo yung mga video na kung ano-ano lang. 1 million view, 2 million view, 3 million view, di ba? Pero, tumuha mo yung nagtuturo ng katotohanan, 50 view, 60 view, 100 view, no view. Kasi wala itong ano eh, wala itong, actually, wala itong appeal sa tao sa mundo eh. Kaya alam mo kung ako tanongin, kung i-interviewin ako ng mga audio, bakit ka nagtutura, brother? Bakit ba? Sa dami ng tao, ba't very passion? Ito lang yung sasagutin ko sa kanila mga kapatid. Torah saved my life. This is my second life. Because of Torah, my life is changed. Thank you for the joy and the love you bring. Yeah, parang lyrics eh. Wala, bukas pa yung tatawa siya. Si Tonton. Dito lang siya. Hindi, mga kapatid, totoo yan. Binibiro ko, pero ang totoo. Kaya ako passionate sa Torah,
I look at Torah, mga kapatid, as my second life. Parang pangalawang buhay ko na to. Na kung wala ang Torah, wala akong direksyon. Walang pagbabago na totoo. Walang karunungan. Wala. Ungas pa rin ako. Nandun ako sa tradisyon lang ng mga tao na wala sa katotohanan. Kaya kung interview ako, kahit mga Hudyo, kahit sino, bastin, ba't ka man nagtura? Ba't passionate ka? Iyan ang sasagutin ko, mga kapatid. This is my second time. The Torah saved me. He has delivered me. Niligtas ako ng Torah. Naintindihan ko na ngayon ang pananampalataya ko. Alam ko na kung sino yung Diyos ko. Nakilala ko na siya. Hindi ba kaligtasan niya? Sa'yo? Okay. Kayo naman ang tanongin niyo sa katabi niyo. What is Torah to you? Tanongin niyo katabi, what is Torah? Because of Torah, my life has changed. Ano yung Torah sa'yo? Ikaw makakasagot niya. Actually, Torah is direction, guidance, and teachings. It guides you. Pag wala kang guidance, di ligaw ka. Di pag wala kang instruction, di wala kang clear na gagawin. Di ba? Alam mo dito, nagko-construction kami, di ba? Ako, mahilig ako magbigay ng instruction. Kasi ako yung nagkakaalam sa mga, ito gawin, ito gawin. Sila naman gagawa, yung mga workers, sila yung gagawa. Ako naman, ito dapat natin gawin. Ikaw gagawa niyan, kasi yan ang trabaho ko eh. Di ba? Pero sundin mo instruction. Pag hindi nasunod yung instruction ko, naiinis ako. Tumusunod sa instruction ha. Diba? Alam mo, may nangyari dito kahapon. Umakyat kami sa pinakamasukal na bahagi rito. Nagtabas kami ng mga kuwan, yung mga dalandan, mga tabunan na ng mga bangin na mga ano, halaman. So, bawat tapis mo ng itak ganun, nahuhulog sa ulo mo, sa katawan mo yung mga kate. Higat. Nahigat. Alam mo yung mga taga-Binayaw yun, takbulahan, naiwan lang si Moli. Moli, parang walang nangyari. Diyan ako bumili kay Moli. Pero nung tinanong ko sa kanya kagabi, hindi Makati din pastor, hindi ko lang maabot. Wala lang pala pagkutkut, Makati din pala. Pero the point is, si Moli sumunod sa instruction ko. Yung iba nagreklamo na yung mga taga-Binayaw. Pastor, hindi kaya. Kati, pastor. Oo, tingnan mo. Pagdating dito, ligo sila. Nag-shampoo, nag-sabon. Si Molly, ganun pa rin. Pag Erev Shabbat, wala lang nagkati. Delayed reaction. Nakikita mo na, Molly, ha? Kaya may reward si Molly sa akin, eh. Bigyan ng jacket. So, ganyan po mga kapatid, kung walang Torah, walang instruction, walang clear path, walang clear na definition, wala. Wala talaga. In fact, there is one word that you, I can share with you that if you can just use this concept palagi in learning the Torah, mag-iisip ka ng malalim. Ano yan? The word is design. Can you say design? Design. Alam mo, God is a great designer. Pag alam mo yung principle ng design, matutuklasan mo ang mga bagay-bagay at mauunawaan mo, mailalagay mo sa tamang lugar ang iyong sarili. And as a married person, diba, I'm married to Florence, palagi kong iniisip, ano bang design ng Diyos sa akin bilang lalaki? Ano ba yung design ng Diyos sa kanya? Kasi opposite sex siya eh. And there was a book written in the internet. It's called Men Are From Mars, Women Are From Venus. It's a bestseller book.
that explains scientifically what goes in a man's mind, thinking, psychological behaviors, and what goes on with the women's psychological behaviors, activities, body, lahat. Nakita mo, iba-iba talaga ang design. Kaya pansin ko, ako, kilala nyo naman si Florence siguro, no? Si Florence, pag nagpupo na yan at magkwentuhan, kahit magdamagan kayo magkwento niyan, hindi yan mapapagod. Hindi, kasi, bakit? Hindi ko pwede pigilan yon. Tumigil ka nga, hindi ka ba napapaos? Kumain ka ba ng luyang dilaw? Hindi po, bakit? I remember na design kasi ng Diyos yun eh. Women are communicators. They are good communicators. Kaya, yun ang advantage yun. Kaya sa mass media, sino yung ginagamit? Babae, mga reporter. Mass communication. Diba? Sabi nga, sabi ng libro, binasa ko yung libro eh. Women speak 100 letters per minute more than men. Diba? So huwag ka na magtaka, humahinga yung babae. Huwag ka na magtaka. Bakit? Nature nila yun eh. Design ng Diyos yun eh. They are designed to communicate to other human beings. Kaya make sure meron kang magandang i-communicate. Kasi pag meron hindi maganda, pati yun, i-communicate. So, design mga kapatid, design. Ibig sabihin, ano ba ibig sabihin ng blueprint, the Torah is blueprint? It's God's design for the whole world. Ibig sabihin, dinisenyo talaga ng Diyos that every week na may Sabbath, every year may 7 festivals, every 7th year may sabbatical year, every 15th year may jubilee. Design niya na yon for the perfection of His creation. Ano mangyari pag hindi mo sumunod ang design? Ano mangyari sa iyong sasakyan kung hindi ka maglagay ng langis, kung konti na lang yung langis? What will happen to the car engine? It will break down. Actually, ang langis, ang kotse, maraming iba't ibang klase yan. Ang tawag niyan ay viscosity. Number 15, number 20, number 30, number 40. Ang ibig sabihin niya yung dulas. Hindi porke langis. Di ba? Ilagay mo lang kung anong langis. May specification yan for your car. Yeah, may natutunan ako kay Arla to bilang nag-manage ng taxi. Sabi niya sa akin, kung maglagay ka, pastor, ng ano, langis, dapat pare-pareho lang. Kung maglagay ka rin ng gasolina, dapat pare-pareho lang. Kasi sabi ng mekaniko, pag nagpalit-palit ka ng langis, nagpalit-palit ka ng gasolina, iba't ibang manufacturer yan, mas lalo magkakomplikasyon. Sinunod ko yun. Hanggang ngayon, hindi pa nag-overhaul yung sasakyan ko. 11 years na. Wala pang overhaul. Pero umuubo-ubo na siya. Ang sabi, nagpapahiwatig na. Malapit na ako. Umuubo. Ha? Ginigilaw? Pero nagulat ako mga kapatid. Tingnan mo, design talaga eh. Design eh. Alalahan ninyo lang to. Every time you have a situation, isipin mo anong design nito. Anong design nito? Lahat yan design. Anong design niya? May design lahat yan. Ang tao pa kaya, may design lahat yan. Why do you think the rabbi calls the positive commandments is equivalent to the 248 positive commandments? Positive mitzvah, and there are 365
378 ba yun? Basta 613 lahat yan. 365 negative commandments, 248 positive commandments. Why do you think they call this? There are number, there are 200, si Rabbi Maimonides, Dr. Maimonides, sabi ron, there are 200 body organs in our body, equivalent to the 248 positive commandments of Torah. Sabi niya, when you obey that commandment, it's like your body is perfect, functioning perfectly. That's according to Rabbi Maimonides. Ibig sabihin, design mga kapatid. Know the design. One of the things I read in the book, yung men are from Venus, women, men are from Mars, women are from Venus. One of the things that men do is like this. Ewan ko, ginagawa nyo ito, mga lalaki, ganito. Pag pumunta yung lalaki sa isang sulok, at tumingin sa isang sulok at nag-isip, anong tawag doon? Ang tawag ko dyan, parang malukot siya. Hindi po, nagplaplano yun. Ayaw niya maingay, nag-iisip yun. Isip-isip yun. Paglabas nun, magkwekwento na yun, may naisip na sa solusyon. KMCB, hayaan nyo lang kami mag-isa minsan. Nag-iisip lang ng solusyon yan. Hindi yun ini-snap ka, hindi. Ganun po yun. Tawag niyan Chris sa philosophy, the caveman. So design, mga kapatid. Can you say design? Design. Design, spiritual design, literal design. Ang tabernacle is full of the concept of design. Sa design pa lang, malalaman mo na eh. Paano dinesign ng Diyos ang Holy of Holies? Paano niya dinesign ang Holy of Holies? Ark of the Covenant, made of pure gold, may takip na... Ano'y nasa ilalim ng ark in between the cherubim? Bakit may dalawang cherubim? Which calls the mercy seat. Bakit may two tablets of the Torah there? Bakit may rod of Aaron? Bakit may jar of water? And one of the things yung saan ba nagsasalita ang Diyos ng literal? There is only one place in the world that God speaks face to face. Literal, the visible presence of Elohim. Although Elohim is omnipotent, omnipower, pero doon sa tabernacle, sa Holy Holies, doon lang siya nagpapakita once a year on the Feast of Yom Kippur. That pag nagkamali, yung high priest, even the high priest ay mamamatay on the spot. The holiness of God is very patent. Kumbaga, ito yung Ark of the Covenant, ito yung mercy seat, nandito yung cherubim. Dito nagsasalita si Moses at ang Diyos once a year. Ano na sa ilalim? Anong, ito, mercy seat. Sabihin, dahil makasalanan ng tao, nandun siya nag-uusap sa mercy by His grace. By His grace. Pero ano yung standard ng Diyos? Nandun yung law sa ilalim. Nandun yung Torah, yung Ten Commandments sa ilalim. Sabihin, nandito yung biyaya ko. Nag-uusap ako, binibigyan kita ng makatao, maka-approach ka sa akin, pero huwag mong kalimutan na may standard ako nandito sa ilalim. That's the visible illustration of God's grace and law that Christians do not understand. And they want to be in the Holy of Holies. Yeah. I enter the alam mo, meron tayong mga nagbibisit sa atin sa MLTC noon, kinukumusta mo, oh, kapatid, kumusta ka na, sister? Ay, Father Wright, 3 years na itong text mo, ay, sabihin, ang tagal na ito, ba, pre-COVID pa, tawag na yung galang, inawala ka eh. Saan ka ba galing? Sabi ko, I attended Deliverance Conference in Iloilo City. Sabi ko, tatamtsa ko sis, ikaw, 30 years ka nang sa
as a believer? Nandiyan ka pa rin paikot-ikot. Hindi ka pa na-deliver hanggang ngayon? Kasi walang tore. They spiritualize everything eh. Pag wala talagang tore mga kapatid, imposibleng maunawaan mo ang kalooban ng Diyos. Imposible nga. Sa intindi ko ngayon mga impossible. Imposible. Akala mo naintindihan mo. Akala ng pastor naintindihan niya na yung Biblia. In fact, karamihan ang ginagawa niya taliwas sa sinabi ng Diyos. Sunday, Sabat ang inutos ng Diyos. Pentecost, Shabbat. Lahat na mali. Akala niya lang. Bakit? Ba't siya nagkamali? Walang blueprint. Eh kahit bang may blueprint eh, kung hindi ka marunong magbasa ng blueprint, wala rin, di ba? See? Kaya mga kapatid, ngayon naintindihan nyo na kung bakit ako passionate about the Torah. Binigay sa akin to as a revelation, halos hindi ako makatulog, expression lang yun ha. Paano ko gampanin to, Panginoon? Ang laking trabaho to. Paano? Sabi ng Diyos, one day at a time. Mag-aaral ka na mag-aaral. Akong bahala. Sabi nga ni Moses, ang dami niyang alibay, di ba? Lord, medyo bulol ako eh. Akong bahala. Diyan naman yung kapatid mo eh. Ang sumunod ka lang para makita nila yung kapangyarihan. Di ba? Kaya dati, ang sa isip ko, Brother Ike lang ako, ganito lang ako, ganito lang. Ngayon mga kapatid, tumatapang na ako. Sabi ko, habang ako'y tumatanda, lumalawag din yung karunungan ko sa Torah. Darating ang panahon, maging matalas na yung karunungan ko, wala nang makakahindi dito. You know, one thing that the Torah gives God's people is the culture of study. Last night, I was looking at YouTube. Siyempre, mga Russia, yung gera sa Ukraine. Pero there's a one YouTube channel that says, why Israel is a world superpower in military. So, nag-curious ako. Sabi ko, pag may gusto ko yung maroon yung mga gano'n, yung mga gera, mga gano'n. By the way, natural lang yun sa lalaki. Mga babae, huwag kayong magtaka. Bakit ang lalaki mahilig manood ng boxing? Bakit mahilig manood ng karate? Bakit marunong-marunong ng gera? Sa dugo namin yun, mga warrior kami. Hello? Lahat mga lalaki magsabi, bruh. Yeah, no? Natural yan sa lalaki. Magtaka ka kung yung lalaki nanood ng telenovela. At umiiyak. Ang sunod niya, ang makeup na yan. Huwag ka magtaka yung lalaki pag nagbo-boxing para mag-yah-yah. Nasa lukso ng dugo ng lalaki yun, warrior, yung fighter, conqueror. Diba? Normal yun. Design yun. Oh, balik tayo doon. Sa dami-dami, bakit daw maraming Korean telenovela sa Pilipinas? Ba't gustong-gusto ng mga Pilipino? Nature kasi ng babae yun. Romantika. Ano yun? Emotion. Ibig sabihin, they want to feel the emotion. Ngayon, maalis mo ba yun sa kanila? Hindi. Bakit? Bakit? Letter D. Design nila yun eh. Design nila yun eh. Yun na sila eh. You have to understand God's design. Okay. Ngayon, alam nyo na. What's the secret letter? Magic letter? Letter D? Design. Isipin mo, design. Ano bang design? Ang isang piyesa mga kapatid, katulad nito. Sino nag-design nito? This was a simple to operate, plug and play.
plug mo dito, kukunin niya yung boses, i-re-record niya, titimplahin niya. Design niya. Sino nag-design nito? Manufacturer. Looks very simple. Plug and play. Pero, tingnan mo sa loob niya, complicated yan. Pag binuksan mo ito, maraming pyesa yan, maraming computer chips yan, electronics yan. It's not simple. The use is very simple, but the design is not simple. Kaya mga kapatid, lahat po tayo dito, iba-iba ugali natin. Iba-iba ang timpla ng ugali natin. Iba-iba ang temperatura natin, di ba? May matapang, may malambing, may maamo, may magaspang, mayroong ano yun? Karinyosa, ano yun? May malambing, may brutal. Masasabi mo ba pare-pareho tayong lahat? Hindi! Design ng Diyos yan eh. Kaya lang, maramdaman mo naman kung medyo magaspang mo kang may problema. Diba? Anong solusyon? Titimplahin mo ngayon. Diba? Kaya kami ni Florence, nag-uusap kami, oh. Uy, magbago tayo. Dadan sa init ng ulo. I want peace. Kung mag-discuss tayo, huwag mainit ang ulo. Kalmado lang. Bakit? Anak tayo ng Diyos, hindi tayo mga desperadong tao. May pangarap tayo, may future tayo, tutulungan tayo ng Diyos. Huwag kayong parang mga natutuluro, parang hindi yan. Subok na ang Diyos, palagi kang alalayan niya, tutulungan ka palagi niya. Aahunin ka ba niya? There's only one set of footprints in the sand. Many times yan, mga kapatid. Kaya huwag, ibig sabihin, don't panic. Huwag ka mag-panic na normal sa babae, nagpa-panic eh. Sino dito ang babae? Nagpa-panic. Pagkulang yung rekado mo sa bahay. Walang kamatis. Relax ka na. Kamatis. Walang si kuya. Yung bigas natin, dalawang luto na lang. Relax na. Just tell me. Punta tayo doon. Ibig sabihin, ano sinabi ni Moses sa Israelites? Relax! Stand still. Bakit? Alam ko na yung role ko. Hindi, ako bahala dyan. Hindi kita iwanan. Kailangan, ako bahala dyan. Oh, sabihin nyo sa mga asawa nyong lalaki, kayo bahala. Pero marami ding babae na tinatawag nila Wonder Woman, yung sabihin, mas magaling pa kayo sa lalaki. Marami din ganun. Magaling dumiskarte, magaling magnegosyo, maraming ganun. Pero hindi lahat. Pag yung babae, sadyang sa bahay lang, mahilig magluto, magano. Huwag mo, hindi mo pwedeng gawin career woman yan. Bakit? Bakit? Letter D. Design niya yun eh. Design niya yun eh. Ay, hayaan mo lang siya sa design niya. Ibig sabihin, hayaan mo sa abilidad na binigay sa kanya. Okay. 553. The biblical pattern of bondage and deliverance. In the first place, mga kapatid, bakit nagkaroon ng bondage and slavery in Egypt? Why? Yung tanong nyo, why? Can you say why? Bakit nagkaroon, naging slave sila sa Egypt? Bakit may karoon ng bondage? Bakit? That's the biggest question, mga kapatid. In the first place, bakit sila naging slave sa Egypt? Bakit ba ang tao sa mundo ay hindi makawala-wala? Bakit ba ang tao sa mundo ay ayaw maglingkod sa Diyos? This is also my question. Parang this is a desperate question. Ba't ang tao sadyang ayaw maglingkod? Ayaw maumunawa, ayaw umintindi. Lalo na pagsalita niya, wala. Kaya, design. Sabi ko, hindi naman dinisign ang Diyos yun eh. Sabi ko,
What's the answer? Number one, they quit following Torah. The reason why Israel fell into slavery is because their parents did not teach Torah to the children. When it goes down to the third and the fourth generation, it's beyond recovery, mga kapatid. Napredict na ng Panginoon yun kay Abraham. Abraham, before you're going to come to enter the promised land, your descendants shall be slaves in Egypt for 430 years. Bakit? Until the fullness of the Amorites. Yun pala, prophecy pala yun. When you look, examine properly, carefully, ibig sabihin, until God will use you to judge the nations, you'll be entering the promised land. I know, sana naintindihan nyo. That's advanced na. Okay, Isaiah chapter 42, verse 22. For they would not walk in his ways, neither were they obedient to God's Torah. Hindi sila magsilakad sa kanyang mga daan, naging masunurin man sila sa kanyang kautusan. Kay sila dili buot mulakaw diha sa iyang mga dalan, ni sila masignug tanon ngadto sa iyang balaod. The cares of this world causes spiritual bondage, and the cares of this world, the deceitfulness of riches, the lust of other things entering in, choke the word, it becomes unfruitful. The parable of the sower and the seed. Ibig sabihin mga kanil, masyadong na-choke ng mundo. Masyado siyang nasa lumalim na sa kamunduhan. Kaya hindi na, kumbaga sa tanim, hindi na, alam mo, when the weeds and the seed, they grow together, di ba? Lalo na dito sa Pinayoyo, pag hindi mo i-trim yung tinanim mo, punong-puno ngayon ang mga damo yan. Hindi na yung tutubo. So, that causes spiritual bondage. Deuteronomy 6:4, we are commanded to teach our children the Torah. Hear, O Israel, the Lord God is one. Yahweh is Echad. Yishbehavta et Adonai. Bikol Levavka, Bikol Nafsheka, Bikol Meodeka. Okay. Teach these words. This word shall be in your mouth. You shall teach them to your children's children. Shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. One of the primary commandments of the Shema is to teach your children. It's one of the important tasks, mga kapatid. Kaya napunta sa pagkaalipin sa Egypto, hindi naturuan ng magulang ng Torah. Eh bakit hindi niya naturuan? Hindi rin siya naturuan eh. Bakit siya hindi? Alam mo, parang ganito yan eh. Kung ang iyong lolo ay sumasamba sa Diyos-Diyosan, sigurado, yung tatay mo sumasamba rin sa Diyos-Diyosan, tatay mo. Pagdating sa iyo, mamanahin mo lang din yun. Minana niya rin yun. Pasa-pasa na nga eh. Mga kapatid, alam mo ba itong ginagawa natin? Ganito lang ito kasimple, no? This is one of the most important ministry. Kaya, kung intindihin niyo mabuti, sabi ng Diyos, Yeshua, the first will be the last will be the first. Marami na una, mahuli. Marami mahuli, mahuli. We are commanded to teach our children the Torah, Psalm 78, verse 5.
For he has established a testimony to Jacob, Israel, appointed a Torah to Israel, which he commanded our fathers, that they may should make them known to their children. And you shall, and your children shall be taught of Yahweh, and great shall be the peace of thy children. Israel ay nagtalaga ng kautusan, ang kanyang inuutos sa aming mga magulang upang sa kanilang mga anak ay kanilang ituro naman. Isaiah 30 verse 9. Not teaching our children Torah causes spiritual bondage. Nagkita mo? Literally, alam mo, literally ha, lahat ng tao sa mundo na isinilang walang Torah mga kapatid. Meron konti, pero hindi talaga puro eh. So you know, now you understand what Egypt represents. A world without Torah. A world without Torah. Pundasyon ng Torah mga kapatid. Ibig sabihin, yung talagang ang tawag kasi ng mundo ngayon dyan is moral law. Maging moral. Okay. Dyan po, ganito po yan. Ah. Ito po paliwanag ng mga theologian, ng mga pastor. The moral commandments, we can keep them. But the ceremonial law, we don't have to keep them. Pakinggan nyo itong mabuti. Ah. Ito pag theologian ito. Ganito po ang dahilan, ang sagot ng mga Kristiyano, pastor. Ang Ten Commandments, yung mga moral, applicable pa yan. Pero yung ceremonial, hindi na applicable. Ang ganda ng, ano, kung wala kang alam, magdadala ka dun sa mentality ng gano'n. Hello? Diyan pa ba kayo? Yes. What's a ceremonial? Yan. Ang question, what is ceremonial? What is, di ba mayroong tinatawag sa Torah na judgment, ordinances, statutes, and laws, and mitzvot? Napansin mo wala nang sinabing seremonya. Nakita mo? Pero bakit ito yung sinasabi ng mga pastor? Yung seremonya, yung sabihin, mga ceremony, mga ritual, wala na yan. Kasi ganito, dumating na si Kristo, mga templo na yan, wala na yan. Dinamay pati Sabat, seremonya din yung Sabat, wala na rin yan, mga kapatid. You want the truth? You want the truth? If there's one thing you learn tonight that is deep, this is the one, mga kapatid. Pagkinggan nyo mabuti. There is no division in the Torah. All of them are given by Adonai. There is no division. Hindi sinabi ng Diyan, ibig sabihin, lahat ng Torah, mga kapatid, binigay ng Diyos, all of them are holy commandments. Hindi niya sinabi, alam mo yung thou shall not kill, moral no yan, thou shall not commit adultery, moral yan, ito, ceremonial yan, ito. Ang nagbigay ng categorize niyan, mga theologian na, there is no such thing, mga kapatid. That is one of the greatest subtle lies of the devil na tinuro sa Kristiyano. There is no such division. All of these commandments, yes, they are categorized, pero they are categorized into application of the law. How do you apply the judgment? Sa court. How do you apply the statutes? How do you apply the ordinances? How do you apply the dietary laws? How do you apply the dispute of the law, civil courts? Lalim na yan. Okay, bigyan ko yung, alam mo, when you become a Torah, you know, follower and a teacher or something, like a believer, one of the things na in-inculcate natin sa atin is the culture of study. Study, 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 study. Aral, aral, aral. Alam mo ba one of the biggest asset ng Israel? Now, you want to know a secret? Do you promise not to tell?
Alam mo, number one secret ng bansang Israel? Bakit sila nagtagumpay? Bakit sila sumagana? Bakit sila nagprosper? Bakit sila maunlad? Alam mo bakit? Because of Torah, nagkaroon sila ng culture to study, study, study. Nag-i-excel sila mga kapatid. Nag-i-improve sila palagi. Nag-i-invento sila ng kung ano-ano. They become brighter and brighter and brighter. That's what the Torah does, mga kapatid. Ewan ko sa inyo kung ano ang pananaw nyo dyan. Pero, sabi ko, ang sarap pala na itong Torah. Hindi, may saysay yung pagtanda mo eh. Yung sinasabi nila, walang pinagtatandaan. Tumatanda na walang pinagtatandaan. Ito may saysay, may pinagtatandaan ka eh. May paggagamitin ng wisdom mo eh. You're going to pass this knowledge to the children's children. Literal children, spiritual children. I plan to visit Davao, the Davao Torah Center by June on the Feast of Shavuot Rabbinical. Kasi they are our, I consider him children, spiritual children. Diba? Ang ganda na nangyayari doon. Apat na young people doon nag-aaral na ng organic farming. Ngayon, may apat na na-assistant si Dennis na evangelist. So, ibig sabihin, improving mga kapatid. We are improving, moving. May saysay. Ito, mabigat, oh. Not teaching our children Torah causes spiritual bondage. Isaiah 30 verse 9. Pagkat sila'y laging matigas ang ulo, mapaghimagsik at sinungaling, ayaw makinig sa aral ng Torah ni Yahweh. Nga kiniusa ka rebeldeng katawhan, bagapon ng mga anak, kadili maminaw sa palawod sa Ginoo. Sino po? Ano yung sabi niyo? Pero, ang kabataan, ang pag-asa na mga kapatid, dapat i-correct yan eh. Actually, may katotohanan yan, pero may konting dapat mali dyan eh. May dagdag-japa dyan eh. Ang pag-asa ng bayan, hindi ang kabataan. Una sa lahat, yung matanda, yung ama. Kasi pag hindi naturuan yung bata, anong klaseng pag-asa meron yan? Kung puro games na lang yan. Alam mo, one of the things na ngayon, mga bata, ano ba yung Egypt nila? Yung games. Yan ang Egypt na panahon ngayon. Babylon, grabe-grabe ka epekto yan. Sino ba nag-invento ng mga games na yan? Negosyo kasi yan mga kapatid. Habang may games yan, may mga advertising yan. Pero sa totoo lang, wala namang naidudulot talaga yan. Pero, dahil nandito nga tayo sa Egypt, nasa Egypt pa tayo. Hindi pa tayo pinalaya talaga. Nasa wilderness pa tayo. Kaya meron tayong struggle pa. Di ba, Mitzrayim? Ngayon si may Egypt? Medyo may pagpipigil, may pagsubok, may labanan, may slavery, di ba? Tagukuha rin mga kapatid. Bakit hindi pinigay ng Diyos na ang Israel mula sa Egypt, diretso na lang sa promised land? Eh, may pattern ng Exodus, di ba? Bakit hindi? Eh, mga anak, mahal-mahal ang pagwayong lahat. Huwag na kayo maghirap, huwag na kayo mag-struggle. Ililipad ko na lang kayo mula sa Egypt, diretso sa promised land. Well, and they live happily ever after. Walang ganun mga kapatid. Proseso talaga lahat yan. Kaya huwag kang matisod sa iyong kapatiran pag may ugali kang nakitang hindi maganda bagay. Pinoproseso pa siya. Proseso pa. Sabi nyo sa katabi nyo, under process tayo lahat. Under process. Alam mo ang product, para maging finished product, dadaan pa yan sa quality control. Yes. Work in progress tayo lahat, mga balik. The best thing is, meron na tayong blueprint. Na-discover na natin ang blueprint. Na-discover natin ang karunungan. Para itong treasure map na inaaral mo na lang,
malapit na darating ang treasure ng Panginoon. Ano yung paborito ng mga pastor, Christian? I will give you the secret treasure of the world. Ibibigay ito ng Panginoon sa iyo. Totoo ba yun? Nakasulat yun eh. Kailan, ang tanong, kailan mangyari yun? Dapat ilagay mo sa context, pastor. Hindi ba ngayon yun? Sa Millennial Kingdom pa yun, kung papasa ka dito. Marami kasi tayong mga theologian, lahat ng blessing inaakin na wala nang gagawin. Hindi po. In fact, I can tell you right now, ang mag-aangkin nun, mga Torah keepers. Kasi sila yung sunod lang sa Panginoon. What a privilege, mga kapatid. This is what we are doing here, mga kapatid, is a great thing of value. Talaga kung maintindihan lang natin, actually po, it's a legacy na po ito. To me, it's my legacy. It's what I can contribute to the whole, you know, the human race. Alam mo, at best, the richest nation in the world today, the most powerful military in the world today, billions, trillions, Russia, America, Europe, they're the richest people in the world. They're on the brink of self-destruction. Tandaan nyo yan. Kung talagang matalino sila, bakit sila ngayon, gera ng gera, na pumauwi yan sa nuclear bomb? Nasa ng talino ng mga yan? Wala. Dahil lahat yan sumusunod kay Satanas. Sa God of this world, pero. There's going to be a great nation. Well, you might see na political lang yan, pero actually, that's what the world is. They save, they serve, pero they don't want to get out of it. Okay. Alam mo, from the next month or two, o baka this whole year, mga kapatid, all you're going to study, all we're going to study is the Great Exodus, Great Exodus, Great Principles of the Great Exodus. Maintindihan, you will appreciate Torah. The Christians will appreciate Torah. Amen? Amen. Amen. Ayo po tayo na. Salamat, Yahweh Elohim, sa nabuong mensahe po sa gabing ito. We're indeed, Panginoon, in a time, uncertain times, na the great exodus is taking place right now for your people. And tomorrow, Panginoon, there are exodus of Christians coming from their churches to your Torah. We're going to teach them the greater exodus principles. So guide us para sa mga gaganapin, magaganap po sa mga darating na panahon. And give us wisdom to manage your people, to implement the Torah, mga kapatid, and to lead the people. This is a gigantic task beyond ourselves. Magagawa lang namin ito kung kasama niyo kami na pinangako niyo naman na hindi niyo kami iiwanan. Salamat, Yahweh Elohim. To you, all the glory and honor and praise. In Yeshua's name. Amen. Okay. May I call on Brother Alvin and Brother George for our final blessing. So again, no, bukas, meron pong fellowship, Unity Fellowship sa Jabez campsite. People from Laguna, Cavite area, more or less mga 200 people coming together for the Unity Conference, for the Greater Exodus Conference. I'm going to be their speaker, and you're invited po sa Jabez campsite, 2 p.m. hanggang 7 p.m. Okay, kaya na po yung lagi. Ito po ay magalangin. Maraming salamat. So this is uploaded in YouTube. This is Brother Ai, my YouTube channel. Father, we pray. Just subscribe to my YouTube channel. Thank you, Shabbat Shalom. God bless you in Yeshua's name. In this time, O Lord, we thank you, Father, for the Torah. This is the knowledge that brings blessing to everyone. Maraming salamat for bringing us back.